Isang magandang araw mga kaibigan, narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga upload. Chapter 4. Mga bata pa tayo noon, pabuntong hiningang sabi niya. I understand that those ill manners of yours were just part of your boyhood. Siguro naman hindi mo na binibitbit sa pagtanda mo ang mga kapilyuhan mo noon. No, hindi na. Unti-unti itong napangiti ng malawak. Thanks for understanding. Anito at iniabot ang kamay. Truce. Nakangiting tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Hindi kaya nahalata, Dian, na nagkukunwari ka lang na bakla? Ani ni Benjur na minsan tawagan nito si Riggs. Ikaapat na araw na ng pamilya Suniga sa bahay ng mga Arnais. Inip na siya sa kawalan ng magagawa at hindi naman niya malantad ang tunay niyang pagkatao dahil ang alam ni Carlene at ng pamilya nito ay bakla siya. Ewan, parang wala silang napapansin. Pero bahala na kapag ka nagkabukuhan. Magsasorry na lang ako. Somehow maiintindihan naman siguro nila kapag ka idinahilan kong bahagi iyon ng acting workout ko. Natatawang kantsaw nito. Bakit hindi mo pa aminin sa akin na umiiwas ka lang? Na mapikot ang kinakapatid mo. Kaya pinangatawanan mo ang pagiging bading ko, no? Napabuntong hininga siya. Okay, I admit. Gusto ko talagang ma-turn off sa akin ang buong pamilya nila para kalimutan na nila ang tungkol sa marital arrangement namin. Which I find really absurd and ridiculous. Absurd? Absurd ka dyan? Eh sa pagkakatanda ko nga bukang bibig mo dati ang Carly na yan. Excited na excited ka pa nga sa muli niyong pagkikita, hindi ba? Noon yun. Noong hindi ko pa nalalaman na nagkaganon ang itsura niya. For Carlene, biktima ng discrimination. Eksaheradong pumalatak si Benjur sa kabilang linya. Hindi niya ito pinansin at sa halip ay nagpatuloy. Sa tingin ko, effective naman ang palabas ko. Obviously, ayaw na rin sa akin ang godparent ko para maging manugang. Hindi nga sila bumabanggit ng tungkol sa kasunduan. Seems like tapos na ang issue na walang formal na diskusyon. At pabor sa akin yon, hindi ba? To put it simply, hindi mo talaga gusto si Carlene. Sa bagay, bakit pa ba ako magtataka? It is typical of you to reject women who do not measure up to your standard. Especially when it concerns their physical appearance. Lihim siyang napahiyari ito sa sarili. Talagang sapul na sapul siya. Pero, she's nice naman, hindi ba? Sabi na lamang niya upang makabawi. She also witty and fun to talk with. Pero articulate pa at matalino. Huh! Nagpabangong puri ka pa. Natatawang biro nito. Fuera biro. Mabait si Carlene. Hindi mapagtanim ng galit. Kahit marami kong nagawang kalokohan sa kanya noong mga bata pa kami. San ka nga pala ngayon? Pag-iiba nito ng paksa. Eto, paikot-ikot sa kabahayan. Walang magawa. Pinaplano ko nga pumunta sa mga pinsan ko sa Cavite pero hindi naman matuloy-tuloy. Natigil siya sa pagsasalita nang mapatapat sa silid ni Carlene at matanaw ang loob niyon mula sa bahagyang nakaawang na pinto. Sandali pare ha. Balikan kita mamaya. Aniya at kaagad na pinatay ang cellphone bago pa ito makatugon. Riggs didn't mean to be nosy. Pero ano ba tila may kung anong humihila sa mga paaniya patungo sa loob ng silid ni Carlene. Tukso naman na walang katao-tao sa second floor
at ang pagkakataon ay tila nag-aanyaya. Isinungaw niya ang ulo sa nabuksan na pinto ng silid. All that he wanted was to sneak and peep at her room, hoping he would discover anything peculiar. But there weren't any strange things in sight. Napakaayos ng kwarto at kompleto sa personal na kagamitan. May dalawa pang pinto sa loob na hula niya ay para sa toilet at walk-in closet. Napangiti siya nang makita ang isang shelf na punong-puno ng stuffed toys. Kakabigi na sana niya ang pinto pasara nang maagaw ang pansin niya ng isang larawang nasa frame at nakapatong sa ibabaw ng study table. Marahang nilapitan niya ang larawan at kinuha. Tinititigan. Walang duda. Si Kailin ang nasa litrato. Nahinuha niyang kuha iyon sa 16th birthday party nito dahil sa background ng larawan, kung saan katabi nito ang isang malaking cake na may kandilang korteng 16. There, she looked really lovely. A picture of a cheerful, vivacious, and promising young lady. Nakakahinayang na nasira lamang ng isang aksidente ang kagandahang iyon. Why is fate so unjust? He sighed at the thought as he felt terribly sorry for his misfortune. Napapitlag siya nang makarinig ng mga yabag na naglalakad sa pasilyo. Kasalit ng mga boses na nag-uusap na ang isa ay nahulaan niya kay Kailin. Kinabahan siya. Paano kung abutan siya roon ng dalaga? Ano ang iisipin nito? Ano ang idadahilan niya? Sa kalituhan ay nataranta at napapasok siya sa loob ng walk-in closet. Hawak ang picture frame na wala sa loob niyang nabitbit. Tamang-tama ang nanaisara niya ang pinto ng closet na makapasok na si Kailin sa loob ng silid. Buhat sa kinaroroonan niya. Natanaw pa niya sa siwang ng pinto ng closet ang mami nito na siya palang kausap nito kanina. Pero hindi naman ito pumasok at sa halip ay lumagpas. Nakita niyang natigilan ang kababata sa pagkakatayo sa gitna ng silid. Lumingalinga na tila may nararamdamang ibang present doon. Pero wala namang makitang kakatwa ay nagkibit balikat. Humarap ito sa dresser at matamang inoobserbahan ang imaheng inire-replika ng salamin. Ang pangit mo, girl. Natatawang sabi nito sa refleksyon. Pagkunwan ay humagik-gik. Napakunot noo si Rig sa kinaroroonan. Bakit sa halip na maawa sa sarili, ay tila naaaliw pa si Kailin sa itsura? Defense mechanism. Ito ang kanyang naisip. Natabunan ang pait na dulot na masaklap na sinapit. Nakita niyang inilugay nito ang lagi niyang nakapusod na buhok. He was surprised to see that it was nice. Full body, long and shiny. Maganda naman pala ang buhok. Bakit lagi nakatali? Takang tanong niya sa isip. Nanguba rin ito ang old style eyeglasses. Natuon ang tingin niya sa mga mata nitong malinaw na nakikita niya ang refleksyon sa salamin. Even before he knew they were beautiful and expressive with long and thick lashes. Kahina-hinayang na ikubli lamang nito. Concealing those assets was rather odd, naisip niya. Dahil sa aksidente ay kailaki na nang ipinangit ni Kailin. Busalsal ang bibig at usli ang mga ngipin. Hindi ba dapat ay ilitaw nito ang nalalabing magagandang pictures para kahit paano ay hindi ma-emphasize ang kapangitan? Napalunok siya nang sinimula nitong kalasin ang mga butones na suot na blouse. Gusto niyang pumikit at iiwas ang tingin. Hindi dahil nahihiya siya sa ginagawang paninilip, kundi dahil pakiramdam niya ay masusuya siya sa mga tanawing nakatakdang mahantad. Isang bilbiling pangangatawan na naaadornahan ng stretch mark at mga pilat na tahi na tinamu nito sa aksidente. Kaya gano'n na lang ang pangingilas niya nang mahubad na nito ang kasuotan at tanging panloob na lamang ang matira. Mahubog ang katawan nito
lalo na sa bandang balakang. Medium size ang dibdib nito, pero may yabang na tindig. At ang bewang wala pa yatang 23 inches ang sukat, at tingin niya ay kaya niyang pagsalikupin ang mga daliri niya paikot doon. His legs and thigh were long and shapely. Her skin was fair and flawless na parabang kay lambot bisilin, parang kay sarap samyuin. Goodness! Akalain ba niyang may tinatagong alindog ang babaeng ito? Tila mauubos na ang laway niya sa kalulunok. He could feel an arousal right there between his groan. Napakunot noo ang binata nang makitang muling humarap sa salamin si Kailin. Ngumanga ng malaki at umaktong tila may dudukutin sa bibig. Sa refleksyon nito ay hindi niya gaanong makita ang ginagawa nito. Kaya gumalaw-galaw siya upang maghanap ng maayos ng view. Ngunit dahil pahabang siwang lamang sa pinto ng closet ang napapagsilipan niya, isang anggulo lamang ni Kailin ang kita niya. Sa kakagagalaw, nabitiwan niyang hawak na picture frame na kaagad lumikha ng ingay sa sahig, dahilan upang mapakislot ang dalaga at maudlot sa balak gawin. Patay sa loob-loob niya. Kinakabahan siya. Nakagat niya nang mariin ang mga labi ng makitang nagpalinga-linga ang kababata. Alerto pero hintakot ang anyo. Kaagad nitong hinalbot ang namataang tuwalya at tinapi sa katawan. Pagkunwan ay marahang nananansya na mga hakbang na lumapit ito sa kinaroroonan niya. Tensyon na tensyon ang pakiramdam ni Riggs. Hindi sa takot kundi sa kahihiyang aabutin niya kung sakali dahil sa kalokohang pinaghagawa niya. Bulaga, sambit ng dalaga. Bago pa nito hilahin ang pabigla ang pinto ng closet. Bago pa man kumawala ang isang matinis na tili mula sa mga labi ni Kailin, sanhi ng pagkabigla, naagapan na niyang haklitin ni Riggs at takpan ang kamay nito. Shh! Di maganda tutong usal nito. Larawan ng takot. Huwag kang sisigaw, please. Nagpilit siyang makaalpas sa pagkakatutok nito. Anong ginagawa mo rito? Kunot na kunot ang noo. Nausisa niya habang humakabog ang dibdib. Sanhi ng kabiglaanan. Isusumbong kita kay Daddy. No. No, please. Don't. Panayang iling na samo nito. Na tila ibig muling takpan ang bibig niya. Maagap siyang napaatras, tutop ang dibdib. Anong ginagawa mo rito? Aniya bahagyang nakabawi pa sa pagkabigla. She gave him a probing look. Are you spying on me? No, agarang tugon nito. Sumilip lang ako rito sa room mo. Dahil nakaawang ang pinto. Nakurious akong pumasok nang makita ko ang mga stuffed toys mo. Nataranta ako nang dumating ka. At sa takot kong abutan mo sa closet, doon ako nagpunta. But believe me, I don't have any business poking my nose around. Talaga? Hindi mo ako minamanmanan? Dudang tanong pa rin niya. Hindi ah, defensive na sabi nito. Eh bakit bitbit mo ang picture ko? Ani ang napatingin pa sa picture frame niya sa lapag na nakabukas ng closet. Pagkunwan ay muling ipinako ang tingin sa mukha ng kaharap. Hindi mo ako balak gawa ng masama. Baka naman pinagnanasahan mo. Ang picture ko. Tapos may ginagawa ka milagro sa loob ng closet. Hello? Napahumindig na saad ni Riggs. Dilat na dilat. Piling mo naman dyan. Nadala ko lang yung litrato mo ng di sinasadya. Oy, nangarap ka na kaagad. Talaga lang ha? Liam na napahiyang sabi. Then explain that to my dad. Umakto siyang lalabas ng silid upang magsumbong sa mga magulang. Maagap nitong nahila ang kamay niya, kaya muli siyang napaharap dito. Please, don't. Bumalik ang takot sa anyong pakiusap nito at pistulang aatungan na ng iyak. Wala namang big deal doon. Chuchuguin ako noon. Tiyak ng daddy ko kapag nalaman pa to. Napangiti na si Kailin sa pagkakatitig dito.
Masarap parang paglaruan ng baklang ito. Sa loob-loob niya, she really found him cute and amusing. She could not explain, but there was really in his expression that told her otherwise. Parang overacting. Anong uwi na kayo ng Davao? Kunot noong tanong ni Rig sa daddy niya. Isang umagang nag-aalmusal sila, kasalo ng mag-anak na Arnais. You heard me right, Riggs? Anito. Nagka-aberya lang sa Suniga Cavicle. Katatawag lang sa akin ni Engineer Lomboy. Tinamaan raw ng kidlat ang isang tower natin. Nabuntura na sanhi ng signal disruption sa ilang baryo doon. So we need to go back immediately para isaayos ang dapat ayusin doon. Kailan tayo aalis? Aniya sa halip na maapektuhan ang problemang hatid ng ama. Aylihin pang natuwa. At last makakabalik na rin siya sa lugar kung saan makakaakto siya na normal at hindi kailangang magkunwari. Anong tayo? Kunot noong saad ni Dante. Kanina pa tayo nag-uusap and I thought you are listening well. Ang sinasabi ko, we, kami lang ng mami mo. Hindi ka kasama. You stay here. What? Exaggerated na bulalas niya sa pinaarting tono. Dahilan para mapasimangot ang ninong Lorenzo niya sa pagkakatingin sa kanya. Iiwan niyo ko mag-isa dito? My God! Anong gagawin ko rito? Well, talk business. Paklin ni Lorenzo na tila hindi nagustuhan ang dating ng sinabi niya. Oo nga, iho, singit ni Beth. Hindi ba't balak mong magnegosyo? Sa isang golf course, well, your ninong is the right person to come. May mga kilala raw siyang shareholder ng mga country clubs na nagbebenta. Maaari kanyang tulungan. Really? Kunway enthusiastic na baling niya sa kanyang ninong kahit hindi naman talaga siya natutuwa. Akala niya ay makakatakas na siya sa kalokohang sinimula niya, pero tetong mukhang magtatagal pa ang kalbaryo niya. That's right, Riggs, ani ni Lorenzo nang umisi pa. Tila may naiisip na kalokohan. Dito sa poder ko, ituturo ko sa iyo ang mga bagay na dapat mo matutunan bilang lalaki. Bukas isasama kita sa beer house at tuturuan kitang mambabae. Kitang-kita niyang tinapunan ni Ninang Armida niya na nagbabagang tingin ang asawa nito. Shock! Yaki ka talaga nung! Kunway ng didiring saad ni Riggs. Nagkausap ang mag-anak na Suniga pagkatapos nilang mag-almusal. Ayon kay Dante, mayroon talagang problema ang negosyo nila kaya kailangan na nilang umuwi ng asawa. Natao na lamang yon sa kagustuhan ni Beth na bumalik ng Davao. Dahil sa guilt at sanhi ng panlulokong ginawa nila sa pamilya Arnais, nagsuggest si Lorenzo na maiwan si Riggs dahil mayroon umano silang pag-uusapan ng business venture. Dahil sa kasalanan naman niya talaga at idinamay pa ang mga magulang sa pag-good time sa family friend nila, pumayag na lamang si Riggs na manatili pa ng ilang araw sa Maynila bago umuwi sa Fanabo City. Hindi mapigilan ni Kailin ang mapangiti sa nakikitang itsura ni Riggs habang habol tanaw nito ang kotseng kinalululanan ng mga magulang. Minamaneho iyon ang driver nila na siya ang maghahatid sa mag-asawa sa domestic airport. Para kang namatayan dyan ah, natatawang biro niya. Nilinga siya nito at nagpilit ng umiti. Paano na ako ngayon? Wala na sila. Ang OA mo ha? Napahagik-gik na tugon niya. Dapat kasi sumama ka na rin umuwi. Tumaas ang isang kilay nito. You sound as if na ayaw mong narito ko. Slight lang, aniya sa kangumiti para ipakitang biro lamang ang sinabi. Aminado siya. Nakasanayan na niya ang present ni Riggs dahil masaya at nakababaliw itong kasama. Yun nga lang, kaakibat naman niyon ang discomfort na hatid na ginagawa niya na pagpapanggap. She wanted to be herself but she simply could not, especially when she was home. Mula nang mahuli niya ito sa kanyang silid, naging mapagmasid na ito sa kanya na tila may kakaibang naamoy na hindi lamang matukoy-tukoy.
Kaya naman ingat na ingat siya sa mga ikinikilos. Kung wala lang na pinopropose na business ang daddy mo, uuwi na rin sana ako, ani ni Riggs. Kaso may lalakarin kami bukas. May pre-tripping daw ang isang developer sa Tarlac at gusto niyang makita yung lugar. Hala, pagkatapos nun isasama ka ni daddy sa beer house, pananakot niya. Iyo, napangiwing irap nito. Pasasalamatan ko pa si Ninong kung sa gay bar niya ako dadalhin, napahagik-gik ulit siya. O paano, maiwan na kita rito, aniya na nahihimasmasan sa pagtawa. Saan ka pupunta? Papasok na ako sa work ko, aniya ang tinutukoy ay ang butik niya na nasa isang mall sa Mandaluyong. Pwede ko sumama? Ano naman ang gagawin mo ron? Hindi pa naman ay tumututol na agad ang isip niya. Siyempre ay hindi siya maaaring makita ni Rig sa lugar kung saan iba ang kanyang kaanyuan. Wala lang. Naiinip kasi ko rito. Doon muna ako sa'yo. Sa shop mo. Aalis din kasi ko doon. Pagsisinungaling niya. May dadalawin akong kaibigan mamaya. Dito ka na lang. Mag-internet ka o kaya mag-swimming. Ayoko nga. Ani to na maarteng pinatulis ang uso. Basta mamamasyal ako mamaya. Hihiramin ko ang kotse ni Ninong tapos pupuntahan kita. No, hindi pwede. Agarang sabi niya, nakabadong napailing pa. At bakit? Naghihinalang tanong nito. May itinatago ka siguro, no? Siguro hindi ka talaga papasok at maglalamierda ka lang kasama ang boyfriend mo. Hindi kumibo si Carlene at hinayaan iyon na lamang ang mabuo sa isip nito. Tumalikod na siya at umaktong tutunguhin ang kotse niya sa garahe. Ngunit napahinto siya nang tawagin ni Riggs. Muli siyang humarap dito. Ganyan ang suot mo? Nakangiwing sabi nito. Why? Aniya sa kunway. Pabali walang tinignan ang sarili. What's wrong with my get up? Ang totoo mayroon na siyang pamalit na kasuotan sa kanyang kotse. Kapag ka malayo-layo na, ay sa kanya yon isusuot. Paris lang na lagi niyang ginagawa. Loose trousers? Cardigan top na walang korte? Gosh! Nasa clothing business pa naman kayo pero wala kang sense of passion. No wonder na wardrobe na mga lola ang pangunahing produkto sa butik mo. Pakialam mo, ingoy niya. This is how I want to dress up. Bakit bigla-bigla na yatang nanibago ka ngayon? Alam mo namang ganito lang talaga ang attire ko. That I'm puzzled about. Akala ko dati kaya ka ganyang manamit ay dahil marami kang gustong itagong kaek-ekan. But now I know very well what is inside the nasty outfit of yours. And it's make me sick wondering what you're really up to. Napabuntong hininga siya. Bakit nga ba kailangan pa niyang mag-disguise ng sobra-sobra? Kung alam na rin lang nito ang ilan sa mga lihim niya, parang ang sarili na lang tuloy niya ang niloloko niya. Now, she was really thinking, ano nga kaya kung magpapakatotoo na siya? Tutal ay wala na sina Tita Beth at Tito Dante, ang mga taong higit niyang pinagsaalang-alang ng kalooban. Kung si Riggs lang, madali niya itong mapapaliwanagan. At dahil girl din ito at vibes na sila, siguradong maiintindihan siya nito. Bakit nga hindi? Ngunit naudlot ang balak niyang pangungumpisal nang marinig ang sumunod nitong pahayag. Alam mo, may mga asset ka namang wagi. Anito nang ngisi-ngisi. Malay mo, kung lagi kong makikita ang mga legs mong mapuputi, baka sakaling maakit ako sa'yo at tuluyang maging straight. That mean, matutuloy na ang matagal ng pangarap ng mga parents natin na ipakasal tayo, hindi ba? O, anong say mo? Napangiwi siya. Yak! Di bali na uy. At dito na po nagtatapos ang ika-apat na bahagi ng aking kwento. Nawa po ay patuloy kayong sumubaybay sa aking munting channel. Maraming salamat po.